Magandang araw po sa ating lahat, class. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So, kaway-kaway na po dyan. Kaway-kaway na po kayo dyan. Okay, so open your video muna. Kaway-kaway na po kayo dyan. Live na po tayo, okay? So, ang topic po natin ngayon ay tinatawag na descriptive and inferential statistics. Okay? So, in 3, 2, 1, and... action. Thesis. Okay, so ayan, thesis. Thesis study natin. So, merong dalawa, no? Na klase ng research. So, ano po yun? Thesis study or research. Okay? So, dalawa po yan. Okay? So, ano po yung dalawa na yun? Pag-aralan muna natin yan. So, yung una, sisimula lahat yun sa letter Q. Letter Q. Okay? So, yung una is... Okay, so qualitative research. So ano po ba yung qualitative research? Class, may idea kayo kung ano yung qualitative research? Class, ano po ba yung qualitative research? Okay, so the data is acquired or gathered through so data is gathered, yan, gathered through, oh, ano ito? Interviews, okay? Or individual. Individual mo siyang pupuntahan, okay? So, or yung sample mo is individual mo. One at a time, okay? So, one at a time na pag-aaralan mo. Okay? So, ganun po yan. Individual. Ibig sabihin, pupuntahan mo yun lahat isa-isa. Or interviewin mo yun lahat isa-isa. Okay? So, qualitative research po yan. Okay? So, naintindihan? Class, naintindihan? Qualitative. Yes, sir. Data is interviews. Ini-interview po natin. Next. So, ano po yung quantitative research? Ito naman, may data is gathered through, ano ito? Through the use of, yan po, survey questionnaire. Okay? So, survey questionnaire po. Ayan, ganyan. Naintindihan? Survey questionnaire. Okay? So, the data is gathered through survey, through the use of survey questionnaire. Ayan po. Tapos, itatabulate po natin yan. Naintindihan? Itatabulate natin yon. And then, meron tayong mga statistical method dyan kung masusolve natin. Isusolve natin yung mga statistical data dyan. Okay? Ano po ba yung mga descriptive statistics? Okay? Pag nag-gather na natin yung data, dito na tayo sa descriptive statistics. I-determine na po natin kung ano po yung ating nag-gather na data. So, descriptive statistics. Ano po ba yung mga descriptive statistics? Anybody? Anybody? Ano po yung mga descriptive statistics? Anybody? Babalik na naman tayo doon. Ano ba? Ano ba? Yun po yung mean. Ayun po. May mga mean po dyan. Yung descriptive. It describes your gathered data. It describes usually yung descriptive statistics dyan.
Itong statistics na po nito, ito po yung to describe. Ayan. Describe. Describe the ano? The demographic profile. Ayun po yung purpose niyan. Ayan. Demographic profile. Okay? So yun po. Ang descriptive statistics, usually, it describes your demographic profile. Kung ano yung mean, median, yan, median, ano pa? Mode. Ano pa? Frequency. So, alam niyo yung frequency. Nandiyan na yan sa mathematics na model. Ito pa, ano pa? Variance. Ayan, tandaan niyo yan. Variance. Ano pa? Ano pa isa? Weighted. Mean. Weighted mean. Ayan po, may weighted mean pa yan. Ano pa? Grand mean. Ayan, may mga grand mean na yan. Grand mean. Okay? So, i-discuss po natin yan. Ito, naintindihan. So, i-discuss po natin yan. Okay, so inferential statistics. Ano naman po ito? So it will describe, okay? So it will describe your hypothesis. Ayan po. May H pa ba yan? Hypothesis. Ayan. Or hypothesis. Okay? So yung E is plural, yung I is singular. Okay? So, inferential statistics, it will describe your hypothesis dun sa inyong problem, statement of the problem. So, paano po yan? Merong dalawang hypothesis. Okay? So, dalawang hypothesis. O types. Types lang sa types. Meron tawang significant, tandaan nito, significant relationship. Okay? So, significant relationship. Ayan, may mga ganyan yan. Is there a significant relationship? Parang ganyan, and blah blah, and so on and so forth. So, significant relationship. Yun po yung inferential statistics. May formula po dyan. Naintindihan? So, sa significant relationship, ang gagamitin natin dyan ay Pearson R correlation, Pearson R correlation coefficient. Okay? So, Pearson R correlation. Okay? Kung tandaan nyo, kung ang data natin na ititest, kung ang data na ititest natin ay mga continuous variable. Ayan po. Ayan po. Paano? Di ba naintindihan nyo? Naintindihan nyo na ngayon kung ano yung statistics na in relation to your thesis. So, ganito po yun. Continuous variable. Yabol. Okay? Naintindihan. Yung gagamitin nyo ay Pearson R correlation. Kung continuous variable. Ano yung mga continuous variable? Ano yung continuous variable? Hindi yung example ah. Example na continuous variable is yung sa title natin, sa thesis title natin yun, yung academic performance. Okay? So, academic performance. Yun po yung paggagamitan nyo. Okay? Kasi, ito ay continuous variable. You know why? Kasi wala naman, hindi mo mabibilang. Hindi mo mabibigalang ang academic performance. Ito po ay mini-measure. Mini-measure nyo ito, kaya meron siyang academic performance na 99.2, 89.5, 60.75, ganyan. Wala po 1,
2, 3, 4, 5 na academic performance, kundi merong decimal value. Naintindihan? Naintindihan? So, continuous variable at academic performance ang pinag-uusapan, Pearson R correlation ang gagamitin natin. Naintindihan? Naintindihan na? Naintindihan? Class, nasundan? Yes, sir. Yes, sir. Dalawa po yan, ha? Dalawa. Ito, pag continuous variable. So, ito yung una. Dalawa po yan. Eh, how about naman kung hindi siya continuous variable? How about naman kung hindi continuous? Okay? So, yung isa, ayan. Pag ang pinag-uusapan naman po ay anong klaseng data? Rank data. Ayan po. Rank data. Pag pinag-uusapan. Ano yung mga rank data? Pwede rin yung academic performance. Tanda nyo, academic performance. Pwede rin ito. Na rank data, paano? Performance by course. By course. Pwede rin yan. Bakit? Irarank po natin yan kung sino yung rank number 1, rank number 2, rank number 3, rank number 4. Okay? So, academic performance by course. So, pwede rin maging rank data. So, significant relationship. Pwede yan. Depende nga po sa kung ano yung pinag-aaralan nyo. So, tandaan nyo yan. Importante yan. Kung ano yung thesis title nyo, doon nakabase. Tapos yung thesis title na yan, may basihan yan na theory, existing theory. Tandaan nyo yan, dapat yung thesis nyo based on the existing theory. Naintindihan? Tapos, yung significant relationship na tinutukoy dito, depende rin po sa nilagay mo doon sa statement of the problem. Ganun po yun. So, ganun ka na yung thesis. So, ngayon dito, pinapakita sa inyo, tinuturo na sa inyo kung ano yung mangyayari doon sa thesis ninyo. Okay, so naintindihan, pag rank data, ang gagamitin mo ay Spearman-Rowe correlation. So, isa rin ito na hypothesis. So, ano yung sa significant difference? So, meron ping dalawa. Una. So, describe. Halimbawa, ganito ha. Is there a significant difference in the academic performance of mga students in? Ganyan. Is there a significant relationship? Mga ganyan. Tanong. So, ganito. Dalawa po yan. Now, kung ang gagamitin mo, no? Kung ang gagamitin mo ay mean. Ayan, mean. Kung gagamitin mo yung mean, t-test po ang gamitin mo na formula. Sa significant difference to describe your hypothesis, kung mean ang gagamitin mo. So, t-test yung formula. Naintindihan? Meron yang one-tailed, meron ding two-tailed. Tignan nyo lang dyan sa inyong tanong. Kung hindi naman mean ang ginamit mo, yung number two, ayan. Kung hindi mean ang ginamit mo, halimbawa, ang ginamit mo yung variance. The variance of the study. Variance ang ginamit mo. Ang gagamitin mong formula to determine your significance of your hypothesis, ang gagamitin mo ay z-test na formula. Okay. Ayan po. Ayan po yung inferential statistics. Okay? Ano yung title? Academic Performance of Students in Statistical Analysis through Computer and Non-Computer Aided Instruction. Good. So yung title na yun. So ganito yan. Gagawa na tayo ng statement of the problem at i-determine natin kung saan natin gagamitin yung
descriptive at inferential statistics. Naintindihan? So ito yan, sa statement of the problem. Dito na yan, sa chapter 1 pa lang ito, nakalagay na, ganyan. Okay? Example lang ito, example. So statement of the problem. Ayan. Okay? So minsan yan, meron pa yan dito sa unahan. Sa una, ang dami pa mga flowering words pa dito yan. Specifically, yun, ilalagay nyo na yan ganyan. Specifically, mga format na ito, format na ito is ng statement of the problem. Pero doon sa taas, meron pa yan ang mga flowering words. Okay? Specifically, the study, ayan, the study suit. Ayan yung suit. Ano ba yung suit? To answer, ayan, to answer, so to answer, ayan, dito na tayo ha, the following problems. Ayan po. Ganun lang. Sa kanahaba-haba naman daw, doon sa taas, may mga flowering words pa yung bago dumating rito, pupunta rin po yan dito sa baba na ganito yung format. Naintindihan? So ito, gawin nyo na itong format. Parang ganyan yung format nyo. Number one. Ayan, number one. So dito yan, ganyan. Number one, what? Base doon sa ano ha, video, sa title ng video na yun na binigay ko sa inyo. What is the demographic profile? Ayan po. Dinidescribe na natin dito. Demographic profile of the statistical, ayan, statistical analysis students in terms of, ayan na, nilagay na dyan, in terms of toldo, kama. Ayan. In terms of 1.1, yun po, sinasabi natin, age. Ayan yan. Age. So yung age po, ano pong, ano yan? Descriptive analysis po ang kanyang age. Descriptive yan. So kung descriptive analysis po yan, isusulat mo na yung frequency. Or frequency. Or mode. Oh, dito, pwede mong gamitin yan, frequency lang. Frequency. To determine kung ano yung edad ng mga estudyante ron. So, frequency. Kasi sabi niya, what is the demographic profile of your statistics analysis students? So, sinabi, halimbawa, ganito. Ganito na yan. Ilalagay mo na ngayon yan sa ano mo. Okay? So, sa survey questionnaire, tsaka doon sa chapter 1, ilalagay mo na ngayon yan doon sa ano mo. So, ganito yan. Wala na lang time. Sige, diretso. So, age, halimbawa, ganito. 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 22, and above. Tapos, lalagay mo yun. May box dito. Sa survey questionnaire, lalagay mo dyan. What? Describe your age. Okay, naintindihan. So, ngayon, itatabulate mo ngayon yan. Itatabulate mo na ngayon yan para i-present mo dito sa chapter 4 na ito. Chapter 4 na ito yung, pag sa chapter 4 na representation ng study na yan, mga ganon, yung mga sinolve mo na yon, i-represent mo doon. So, halimbawa, 500. May 500 yung maximum number of respondents. So, tatali mo ngayon, halimbawa, dito 20, nasa 100, 350, tapos itong 21 yung edad is 50. Ayan, tapos dito 19 is 50. So, lena yan. 450. Tapos dito sa 22 is 30. Tapos dito is 20. So, 500 lahat. Pabinilang mo. So, meaning, kung pagbabasihan natin yung frequency, yung edad ng iyong study ay nasa 20 years old. Yung karamihan kasi, sasabihin mo, ay,
almost 90%, maging ganyan yan, maging 350 divided by 500, so frequency yan, or average, frequency or average, or percentage. Yan, may mga ganyan pang competition niya, percentage or percentile. Okay, sasabihin mo yan, i-describe ito, it describes na ganito pala yung age ng mga, edad ng mga students doon sa statistical analysis. Naintindihan? Naintindihan. So dito papasok yung descriptive analysis. Okay. So ano po yan? Ano yung, so dito, ano yung given dito? Kasi sabi dyan, significant relationship pinapahanap sa atin. So kung significant relationship, it's either person R, you know? Person R, person R correlation kung continuous variable. So ang pinapahanap kasi is, may relation ba yung demographic profile doon sa academic performance between computer-aided and non-computer. So usually, kung computer-aided nila, ibig sabihin kasi nito, relasyon, demographic profile dito ng computer-aided at demographic profile ng non-computer sa relation sa academic performance nito at academic performance dito. Computer-aided, dito kasi may computer-aided at non-computer. So usually, ang ginagamit mo dyan, continuous variable po ito. Continuous variable. So, person R ang gagamitin mo kasi academic performance ang i-rate ninyo. Naintindihan? So, person R ang gagamitin mo na continuous sa, dahil continuous variable po yan siya. So, naintindihan class? Naintindihan? Pag nasolve mo na yan, may mga alpha. Okay, so wala na po tayong mic. Wala na, okay? So thank you for listening and God bless us all. Don't forget. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Good night. Bye, sir. Basta, ituturo po natin.